Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang dahil sa mga pangyayari ng pagkakamali ni Zoey na nakikipagmalapit ito sa isang tao na hindi pa umano ito kilala, may kumatok ito sa pintuan na ang buong akala nito ay si Dr. Antonio sa kadahilanan na napahamak silang tatlo dahil sa pagkakamali ni Doktora Zoey Tanyag. Ngunit sa lahat ng mga yun ay hindi pa rin ito nagawang magalit ni Doktora Annalyn Santos sa kanya dahil isa lamang umano itong masamang pangyayari sa kanilang pagpunta sa isang medical mission. At dito, agad nitong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos itong si Doktora Zoey Tanyag na umano nitong sisihin ang kanyang sarili dahil nangyari na umano ito at kailangan na umano nitong mag-move on at lakasan umano nito ang kanilang loob upang hindi umano ito mapanghinaan at hindi umano ito mawala ng pag-asa. At agad naman itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos itong si Zoey na kaya umano nito na iligtas ang kanilang buhay at naniniwala umano ito na wala umano itong masamang mangyari sa kanilang nila at makakauwi pa umano itong buhay sa kanilang pamamahay at makikita pa umano nito ang kanilang mga magulang. At agad itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos na mas mabuti pa umano itong si Zoey dahil kumplito umano ang kanyang mga magulang, mayroon umano itong ina at saka ama. Samantalang wala umano siyang ama at hindi pa umano nito kakilala. Ngunit kailangan umano nitong lakasan ang mga loob upang makita umano nito ang kanilang mga mahal sa buhay. At agad itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos itong si Zoey na kailangan umano nitong lumaban at huwag umano itong sumuko at kailangan umano nitong gumawa ng paraan upang mailigtas umano nito ang kanilang mga sarili. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.